bagong ebidensya na talagang may shoulder injury si Pacquiao sa laban nila ni Mayweather. Isa sa naging kontrobersyal na usapan sa boxing ay yung sinasabi naman ni Pacquiao na may injury siya noong laban nila ni Mayweather, kaya nagkulang ang kanyang performance. May mga hindi naniwala na may injury si Pacquiao at sinabing mahusay lang talagang dumepensa si Mayweather. Marami ang katanungan naglabasan noon tulad ng bakit hindi pinospon ang laban at bakit hindi agad sinabi ni Pacquiao bago pa man sila naglaban. Ayon kay Babarom na nagkaroon ng injury sa Pacquiao noong March pa at ang date na naging laban nila ni Mayweather ay Mayo. You know, just unfortunately that he injured it in training and then he injured it again in a fight. Nung nagtre-training daw si Pacquiao ay naggagamot na siya ng gamot sa pamamaga o painkiller. At tingin ng kampo ni Pacquiao ay papayagan naman si Pacquiao na gumamit ng gamot sa panahon na aktual na laban nila ni Mayweather. At aprobado naman ito ng US Anti-Doping Agency. Ang kaso hindi pumayag ang Nevada Athletic Commission. Nung una ang dahilan nila ay hindi raw tama ang papeles na ibinigay ng kampo ni Pacquiao. Sabi pa ng Nevada Athletic Commission na sa medical questionnaire daw ay hindi raw inilagay ni Pacquiao yung actual injury at ang inilagay lang nila ay ang gamot na ginagamit nila. At may isa pa silang dahilan kung bakit di nila pinayagang maggamot sa Pacquiao sa panahon ng laban. At ito ay dahil daw sinabi lang ang injury ng isang araw bago ang laban eh may proseso daw na dapat nasundin. Lalo pang naging kontrobersyal ito nung napag-alaman na bago ang laban eh binigyan ng IV shot si Mayweather. Gamot daw ito para sa dehydration at may kasama na rin vitamins yung IV shot. Pinagbabawal itong IV shot na ito ng WADA o World Anti-Doping Agency. Pero ang USADA o US Anti-Doping Agency ay pumayag na gumamit nito si Mayweather. At isa pa, pag sa Olympic daw, 50 ml lang daw ang dami ng gagamitin kung sakaling pinayagan. Pero kay Mayweather daw ay 750 ml ang ginamit. Sa dami nun, hindi na malaman kung ano-ano pa ang pwedeng idinagdag na substance dito sa 750 ml na ito. Floyd went to 750 milliliters when only 50 are allowed under Olympic style testing. Because if you put 750 milliliters in your body, which according to the average weight of an average male would be about 16% of your blood system, you can mask whatever's in there. You can cover it up going into a big fight against Manny Pacquiao. Nakapagtatakang yung sakit sa injury ni Pacquiao ay hindi pinayagang gumamit ng painkiller. Samantalang yung dehydration ni Mayweather ay pinayagan. Pwede naman mag-rehydrate sa pagkain o tubig o kaya sports drink. Ang Pacquiao versus Mayweather ay ginanap sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Ganun pa man, umasa na lang ang kampo ni Pacquiao na pwede sila makipagsabayan kahit walang gamot dahil tingin nila na nagawa naman nilang lunasan yung shoulder injury ni Pacquiao dun sa training. Pero sa kasawiang palad, bumalik ang injury dun sa laban sa round 4. So may bagong ang ebidensya na talagang may shoulder injury si Manny nung naglaban sila ni Mayweather. At ito ay inilabas ng WBN worldboxingnews.net. Dahil nga sa walang aktual na laban ngayon dahil sa pandemic, eh naisipan ng mga network na ipalabas ang mga classic fights. At isa na nga sa pinalabas ang Pacquiao versus Mayweather. At sa CompuBox, ito yung official na nagbibilang na binibitawang suntok at tumatamang suntok ng mga fighter. Eh nagulat na 26 power punches lang ang binitawan ni Manny Pacquiao sa kabuuan ng huling 5 rounds. Pagkatapos niyang maipatama ang pinagsamang 26 power punches sa dalawang round lang, na round 4 at round 6 lang. Salamat sa panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!